Johnson, una, kamusta ang level ng Marikina River ngayon? Karen, sa ngayon, lagpas sa 13 meters ang water level ng Marikina River, bagamat medyo malayo pa dun sa 15 meters. Dahil ang sabi ng Marikina City LGU, kapag umabot ng 15 meters ang level ng tubig, itataas ang first alarm at tutunog ang sirena hudyat para sa mga residente, lalo na sa mga mabababang lugar na maghanda na sa posibleng paglikas. Maagang inihanda ng Marikina LGU ang 29 na evacuation center sa kanilang lungsod, gaya nitong Malanday Elementary School at Bulelac Gym. Ipinwesto na rin malapit sa ilog at mga bahaing lugar sa Marikina ang mga aluminum at fiberglass boats na ito. Ang ilang bangka, sadyang mas maliit para kayang pumasok kahit sa mga looban kung saan mga ngailangan ng rescue. Pag tumunog yung first alarm, yung mga kababayan namin na sa low-lying areas ay dapat maghanda na sa pag-evacuate. Pag sumampas sa 16 meters yung water level sa Marikina River, ito ay preemptive evacuation na natin. Yung mga kababayan natin na nasa low-lying areas ay dapat pumunta na sa mga evacuation centers natin. At pag umabot sa 18 meters naman, ito yung mandatory evacuation. Maring walang pag-ulan dito sa Marikina, pero kung malakas naman ang pag-ulan na gaganap doon sa mga upstream community, ang tubig na nanggagaling sa kabundukan ay dito rin babagsak sa Marikina. Kaya ang pinsala, ang epekto nito ay dito sa atin sa Marikina. Ayon sa disaster officials ng Marikina, kalimitang unang inaabot ng paglaki ng tubig mula sa Marikina River ay ang mga komunidad sa mga barangay Santo Niño, Nangka at Malanday na pawang nasa mas mabababang lugar. Sa Pasig City, bukod sa mga rescue boats, inihanda na rin ng MMDA ang kanilang mga rescue assets at iba pang gamit gaya ng mga water purifier at mga chainsaw na gagamitin sa clearing operations kung kinakailangan. Dumepensa din ng MMDA sa mga tanong kung bakit ngayon lang sila kumikilos para magpadala ng tauhan sa mga apektado ng bagyo. Siyempre po, hindi naman po namin siya pwede ipadala kaagad-agad sa ibang lugar dahil naghahanda rin po kami kung sakaling tamaan ng NCR. Kalahati po nitong gamit natin na nabanggit ko ay padadala natin sa Bicol. Kami po ay nakikipag-ugnayan sa OCD. Palakad na po yung aming mga kasamahan para po bukas ng umaga ay nandoon na sila. Sa Maynila, binabantaya ng mga komunidad sa Santa Mesa na malimit na lulubog sa baha. Sa Quezon City, kabilang sa mga bahaing lugar ang mga barangay Tatalon, Santo Domingo, Araneta Avenue at Apolonio Samson. Sa kabila naman ng sama ng panahon, marami pa rin ang mga pasaherong dumadagsa sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Umabot sa higit 50,000 ang pasahero simula kaninang umaga hanggang alas 3 ng hapon itong Miyerkules. Biyahin dait po kami kasi na-cancel daw kasi siguro dahil sa lakas ng ulan, yung mga dadaanan siguro baha po. Umabot sa 100 ang biyahe ng bus mula sa PITX ang nakansila dahil sa bagyo. Karamihan dito ay biyaheng Bicol Region. Karen, malakas ang hangin ngayon sa bahagi ito ng Marikina City. Bagamat merong mga pag-abon lang naman, pero ang pinaghahandaan ay yung posibleng pagtaas ng level ng tubig sa Marikina River dahil magiging indikasyon niya ng kinakailangang paglikas ng mga residente. Samantala, ngayong gabi ay tutulak ang rescue team ng MMDA patungo ng Bicol Region para tumulong sa rescue operations at paghahatid ng tulong sa mga apektado ng bagyong si Christine. Sabi ng MMDA, bukod sa gasto sa manpower at sasakyan, wala nang karagdagang ang gasto pa ang MMDA dahil meron sila mga sponsors para sa supply na iyahatid sa mga apektado ng bagyo. Inanunsyo na rin ng MMDA na suspendido pa rin bukas, October 24, ang number coding scheme sa Metro Manila. Karen. Maraming salamat, Johnson Manabat. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon,